panibagong palaisipan, bagong taon, year of the tiger. So, kailangan magkaroon tayo ng bagong palaisipan kasi bagong taon. Siyempre, for disclaimer, use your own judgment, guys, okay? Hindi ako nagbibigay ng advice at hindi rin ako nagbibigay ng personal na dapat yung gawin. Kasi, siyempre, bawat tao may kanya-kanyang gusto sa buhay. So, ito lang po ay isang palaisipan. So, Tagalog vlog para lahat po ay nakakaintindi, ano? So, ang gagawin ko, ibabahagi ko lang yung nalalaman ko. So, syempre, bagong buhay, bagong taon, panibagong paligiran. Kung gusto nyo magkaroon ng magandang kinabukasan, syempre, lilinisin natin yung kapaligiran natin, pati ng ating energy na magkaroon tayo ng positibong energy para lahat ng papasok sa atin ay grasya. So anyway, pag-usapan po natin social media kasi syempre social media ito ano. So pag-usapan natin. So anyway, maraming tao na hindi alam. Alam mo ba, kung wala kayong trabaho at gusto niyo magkaroon ng extra income, gumawa kayo ng mga social media tapos gawin niyo yung mga requirements. Sa mga social media kagaya ng YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, at saka iba-iba pang klaseng mga social media, may mga requirements yan. Kaya kailangan basahin nyo yung policy and guideline, community guideline, para alam nyo talaga kung ano ang mga ginagawa. Ano? So anyway, dahil pinag-uusapan natin yung extra income, dito sa social media, may extra income po. Kaya nga pati mga artista eh, meron mga social media kasi pag na kamit ang requirements, may sweldo. Kaya lagi kong sinasabi sa mga kamag-anak, sa mga kaibigan, kung may panahon kayo, bakit hindi kayo gumawa ng social media? Yung magagamit at magkakaroon kayo ng extra income. Tapos ang mga sagot ay, wala kaming panahon dyan sa social media. Yun ang mga sagot nila. At saka ganito, ganito, mga excuse. Alam mo, ang social media, hindi lahat puro negatibo. May mga positive, mga positibong mga bagay na makukuha nyo kung positibo din ang gagawin yung mga video. So anyway, number one, kung halimbawa sa YouTube, ang kailangan ay 1,000 subscriber at saka 4,000 watch hour. Yung paghahanap ng subscriber, hindi po mahirap. Makipagkaibigan lang kayo sa mga may channel ng YouTube o kaya may Facebook o kaya may TikTok, may Instagram, ayun, magkakaroon na kayo ng subscriber. Siyempre, gagawa kayo ng mga video na gusto nyo. Hindi na kailangan ng mga gamit o mga professional na mga camera kasi hindi naman kailangan dahil ang cellphone po, meron sariling video at meron din sariling microphone at meron din app store. Kaya pwede makagamit. Pero bago ang lahat, kailangan sundin nyo ang community guideline and policy guideline. Paano nyo malalaman ang mga policy guideline? I-type nyo doon sa search box, what is the policy and guideline sa YouTube? What is the policy and guideline sa Facebook? What is the policy and guideline sa mga social media na gusto nyong gamitin, di ba? So, kung ako sa inyo, gumawa kayo ng mga video, hindi naman kailangan yung professional na camera, magkaroon ka ng mga lighting. Kung may araw, di yan ang sarili mong natural light. Pero kung may pera kayo, may budget, syempre bumili kayo ng video camera, bumili kayo ng microphone kung may budget. Kung wala, magtiyaga muna sa cellphone. Ano? So anyway, ano bang mga dapat gawin na video? Halimbawa lang to, pwede kayo mag-level up. Paano maglaba? Ipakita mo in 15 minutes paano ang pagkuskos, paano ang paghugas, ganun, paano paghugas ng pinggan. Yung mga maliliit na bagay na ginagawa nyo araw-araw, pwede nyo ipakita. Ngayon, kung mahihiyain kayo, hindi mo naman kailangan iharap sa mukha mo. Iharap mo doon sa bagay, gamit na binibidyo mo. O kaya sa labas, yung mga hangin, mga puno, mga gulay, mga kahit anong bagay, pwede mong ipakita sa video in 15 minutes. Hindi mo naman kailangan mahaba kasi syempre pagbaguhan ka pa lang, 5 minutes to 15 minutes lang ang pwede. Meron po dyan mga
maliliit na mga oras o minuto na pwede kang makagawa ng video. At hindi na kailangan mag-edit-edit. Kasi kung anong ipapakita mo, edi yun na lang unless naka-level up ka na. Ngayon, kung hindi mo alam kung paano gawin ang mga video, hindi ka rin mahihirapan kasi itatype mo lang sa YouTube paano gumawa ng thumbnail, paano gumawa ng channel art, paano gumawa ng channel, paano gumawa ng video, paano mag-edit. Lahat yan, kompleto. Wala kang gagawin kundi magbasa. Kaya pinakamaganda talaga kung gusto mo magkaroon ng extra income, gumawa ng YouTube channel, gumawa ng Facebook page. Iba yung Facebook na personal, iba naman yung Facebook page. Syempre, kailangan mag-research muna kayo, magbasa-basa, okay? Sa Google. Tapos, gusto nyo ng Instagram o kaya TikTok o kung ano-anong social media na sasalinan nyo, kailangan magbasa kayo kasi maraming tutorial. Kaya ang pinaka-importante, hindi lang oras, kundi yung gusto mo talaga, baka hilig mo magturo o mag-drawing o kaya gusto mo naman yung magsulat, gawa ng poem, gumawa ng lyrics, o kaya gusto nyo magsalita, tutorial, o gusto nyo naman makipag-chikahan, o kaya gusto mo mag-vlog. Maraming mga paraan. Kaya ang social media, hindi lang po pang-aliw, para na rin sa extra income. Kung gusto nyo kumita ng extra income, syempre, pagpapaguran nyo muna. Kailangan magkaroon kayo ng 1,000 subscriber, 4,000 watch hour dito sa YouTube. Syempre, doon sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, syempre iba-ibang mga requirements, basahin nyo rin. At hindi rin kayo mahihirapan paano mag-umpisa at magkaroon ng channel kasi alam mo ba bakit? Lahat ng gusto nyong malaman nasa internet. Isulat nyo lang sa search bar paano gumawa ng video o mababasa mo doon. Syempre babasahin mo lahat ng mga impormasyon bago kayo gumawa para alam nyo at para din alam nyo kung ano ang bawal at saka hindi. So anyway, extra income, magkano ba ang kikitain nyo dito sa YouTube o sa Facebook o sa iba-ibang mga social media? Syempre, depende sa lakas ng paggawa mo ng video. Kung gumawa ka ng 500 video in halimbawa in 6 months, syempre makikilala ka ng tao. Pero kung gumawa ka ng isang video, syempre hindi makakarating yan sa buong mundo kasi isa lang eh. Dapat marami, 1,000. Sana magkaroon kayo ng 1,500 na video. Kasi magkakaroon kayo ng maraming option na magkakalat ang mga video nyo. Magsasanga-sanga, kumbaga brunch, mga pyramid yan. So, depende sa mga video na gagawin nyo. Pero bago kayo gumawa ng video, yung talagang gusto nyong gawin. Ako, kagaya ko, gusto ko yung tutorial o kaya unboxing. Yung unboxing, kung halimbawa may papakita kayong mga bagay na binili nyo, ipakita nyo kung mahilig kayo sa electronic, di i-describe mo yung electronic na binili mo, yung do's and don't para alam ng tao kung anong klaseng electronic yan. Tapos syempre, description. Pero kailangan mag-research muna at manood kayo ng maraming iba-ibang klaseng video sa YouTube o kaya sa Facebook na magkakaroon kayo ng idea. Sana klaro. Kung hindi, tanungin nyo uli ako, mag-iwan kayo ng comment. Kasi kung naghahanap kayo ng extra income dito sa social media, magkakaroon kayo ng extra income. Syempre, doon sa channel nyo, halimbawa gagawa kayo ng channel YouTube. Syempre, hindi nyo ilalagay yung tunay nyong pangalan kung ayaw nyo. Pwede kayo maglagay ng screen name. Pero doon sa pagkuha ng sweldo o kaya tinatawag na extra income, syempre, tunay nyong pangalan. Kasi, syempre, hindi bibigay sa inyo ang pera kung hindi tunay ang pangalan at tunay na address. Kaya, kung gumawa kayo ng social media, kailangan puro tama. Kasi pag inumpisahan nyo ng mali, mahihirapan kayo. Kaya kailangan mag-research. Ngayon, kung meron kayong gustong malaman, isulat nyo lang sa comment, ituturo ko po sa inyo. Pero hindi po mahirap kumuha ng extra income. Halimbawa, estudyante kayo, bakit hindi kayo gumawa ng social media nyo? Tapos, gawin ang tama, baka mayroon kayong alam na magugustuhan ng tao, gawin nyo yung video na yon, tapos magkakaroon kayo ng sweldo, kahit maliit lang, makakatulong. Aba, yung $100 na yun, malaki na sa Pilipinas, di ba?
makakatulong na sa matrikula nyo. So anyway, this is just a vlog. Kung gusto nyo kumita ng extra income, syempre mga social media nagbibigay ng monetization. Pero bago ang lahat, basahin nyo muna ang mga requirements, mga policy, at magbasa-basa muna kayo o kaya manood ng mga maraming-maraming video para bago kayo gumawa ng mga video, alam nyo at mayroon kayong idea. Sa susunod na video, ituturo ko po ang iba pang mga social media na mga pwede nyong pagkakitaan. Okay guys? So anyway, thank you. Don't forget to thumbs up.